Nandito ako ngayon sa Peña Prasya 7. Going to Peña Prasya kasi naman tayo, mga ka-amazing. So, i-update ko ngayon sa inyo ang 15. Ito ay nasa Royal Cerdos ng Nabotas. So, pupunta na nito, mga ka-amazing, para makita nyo kung ano na naging itsura ni 15. At makita rin natin kung ano yung mga ginagawa at gagawin pa. Kasi balita ko, mga kamising, binulwas lahat ang 15. Good morning, mga idol, mga ka-amazing. Andito ako ngayon sa anahan ng barkong PMI. So napakalaki ito, mga ka-amazing. So malapit na rin ako sa gate, mga ka-amazing. Kasi palabas ako ng shipyard na to, papunta ako sa Royal. May mga kasamaan ako na magtuturo bago ako makarating doon. Kaya sa ngayon, mga ka-amazing, ay kinukuhaan ko itong isang malaking barko na bagong angat dito sa Pravel Shipyard. So laki talaga. Dito naman, mga ka-amazing, ito naman yung gate. Palabas na ako, mga ka-amazing, at may kasama na akong mga kasamahan ko na dalawa. Sila ay magtuturo sa akin kung saan yung lugar na pupunta namin. Ang pupunta daw namin, mga ka-amazing, ay yung Royal Dos sa Nabotas. Sa malapit ito sa Peaceport. So andun ang Peña Prasya 15. Para maka-update tayo, mga ka-amazing, medyo mahirap ang pupuntahan. Pero titisin natin to para lang may update natin sa mga kasamahan natin na sumusubaybay at sa mga naghahanap pa kung nasaan si 15. Wala ba dahil ito? Wala dyan. Maglakad ko dyan. Maglakad ko na yun lang yung pagtubig ko. Takbo tayo ng Nutinus. Nagkakaroon ko yung Nutinus eh. Tuturo mo nga sa akin yung Nutinus yan. Di ko pa rin alam. Pagdaan po natin ang gate. Mga ka-amazing, habang nilalakbay namin ang daan papunta kay Prasya 15, ay big shout muna tayo sa ating viewers at sa mga nag-a-update sa Amazing Arab TV. Ito tungkol kay Peña Prasya 15 at kay Sir Ronald Bryan. Shout out po, sir, and God bless. Maraming thank you po. At ganoon din kay Ma'am Aris Girl ng Dalahigan, Lucera City. Shout out sa iyo, ma'am. God bless. And syempre sa mga nagtatanong po kay Peña Prasya 15 na kung nasaan daw at kung ano ng update, eto, nandito na po tayo. Makikita nyo na po si 15 na ginagawa pa, at ito po ay halos binalatan, giniba ang iba't ibang parte at pinalawak ang loob nito. At habang binabagtas namin ang daan papunta kay Peña Prasya 15, ay nakuha ko ng camera itong dalawa kong kasama na mag-aati sa akin, na may banding, may tulakan habang nag-istoryahan. Nakakatuwa din panoorin habang nagbibideo ko. Kaya ito rin, mga ka-amazing, ang maghahatid sa akin. Basta mayroong mga malalayong lugar na kung saan nilagay ang barko na Star Horse, sila ang pinadadala ko. So pag nandun na sila, kinakauna man nila ako para makarating ako dun sa destination ng mga barko na bago o nire-repair pa. Basta mga Star Horse, mga ka-amazing, ay medyo hinahawakan natin ang painting nito. So, alin man doon sa loob ay pwede natin pagandahin. Habang nire-repair na ang mga barko, ay kami naman ang sumusunod sa pangalawa na nagpapaganda ng mga barko Star Horse. At katulad nga ng 15, ito yung nakaprogram din sa amin na isa sa pagagandahin. Katulad rin ng isa pa, yung 7. So yung 7 at saka yung 15 ay nandito sa Nabotas area. So magkaiba lang na shipyard. Kaya bali nagari tayo, mga ka-amazing, pwede sa 7, pwede sa 15. So lahat yan ay ating hawakan para mapaganda natin ang loob ng barko. At yan, ito, mga ka-amazing, andito na kami sa Dos. Ito yung Royal. Kaya binabagdasan namin ito, malapit na kami dito sa pinaglagyan ng 15. Medyo may kalayuan din na nilakad namin, mga ka-amazing.
So, at least ay pinalad naman at nakarating na kami ng maayos dito. At syempre, ayan, ito yung kasamahan ko. Yun, nasabit ang paa ng aking isang kasamahan. At yun, dito mga kamising, tanaw na ang Peña Prasya 15. So, makikita natin dito, maghihintay naman tayo ng dagboat para makarating tayo doon sa Peña Prasya 15. At syempre, habang naghihintay kami ng tagboat, eh may isa naman tagboat na pinapanood namin. Ah, ang lakas niya, mga kamising. Isang tagboat, ang hinahatak niya is 4 na barko. So, makikita natin dito kung gaano kalakas yung tagboat. Nahihila niya yung 4 na barko. Napakalakas itong tagboat nito, mga kamising. Oh. Makikita dito na halos nililinya niya yung mga pwesto ng mga bawat barko, iriyahanan niya ng maayos. Kaya medyo napatid lang yung tali, pero nung binabalik na ulit mga kamising, talagang iriyahanan niya ito ng maayos. Ganda nga ng pagkakadari ito mga kamising eh. Kaya bago tayo makarating sa 15, ito muna ang natsambahan kong i-video bago tayo pumunta ng 15. Sa wakas mga kamising, inarating na rin namin ang loob ng Peña Prasya 15. So dito pala mga kamising, talagang marami na mga manpower. So halos ginigiba yung ibang mga part na hindi nagugustuhan ng ating mga namumuno. So pinilalagyan nila, iniiba nila ang pinakang design ng mga bawat tabi nito. Kasi pinalalawak ito ng pamunuan. Kaya mga kamising, makikita natin dito, iba't ibang design ang nilalapat ngayon dito. Mula car deck, second deck, and third deck. Yung third deck naman mga kamising, additional lang. So doon ang pagsasamahin ng kabina, ang para sa mga pasero and canteen. Kaya dito pala mga kamising, marami ng welder, mga pipeater, mga sama-sama na sila mga kamising, mga pati power tooling. So ito mga kamising naman yung second deck. So dito pa rin usually yung mga butas-butang pang mga kisame, tulad ng dati, yan ang na-video ko ng dati. So yung iba naman ay may nabago kasi binutas na nila at napaltan na ng ibang plywood yung mga ibang kisame. So painting na ang kailangan dyan. At ito namang wall na ito mga kamising, nung nakaraan ay pinalitan ito ng wall kasi hindi proporsyon yung mga bawat side dito. Kaya makikita natin dito is nagpa-primer sila kasi inabot ito ng mga nasunog, mga nag-welding. So panibagong pintuli ang nangyari. Kaya dito makikita nyo mga kamising, ito naman yung second VIP. So dalawang reclining ito mga kamising sa second deck na para sa mga pasahero. Kaya kung kayo makakasakay dito, makakarating kayo dito mga kamising, ay masasanay kayo dahil naka-update kayo dito lagi kay 15. So syempre priority natin dito itong pilot. Pinasok ko na rin to mga kamising para makita natin. Ito yung pinakang plano mga kamising ng kabuuan, mapailalim hanggang engine o kailaliman ng barko. May kanya-kanyang sukat. So hindi ko kasi nung may paliwanag sa inyo ito kung anong mga makikita ko dito. So i-video ko na lang para mapagmasdan ninyo na nakaplan itong barkong ito na iniiba naman yung ibang part, pinalalaki at dinadagdagan naman ng pamunuan ng Star Horse Shipping Lines. Kaya kung makakarating ito diyan mga kamising, ay talagang napakaganda. Malaki ang pinagbago ng Peña Prasya 15. Bago ito na dinala dito ay maayos na, ay binago pa rin ng pamunuan ng Star Horse para sa mga pasahero na tumatangkilik dito. Ang gusto kasi ng pamunuan ay maging safety at maging maayos ang inyong paglalakbay habang kayo ay nakasakay sa 15 ito. At ito mga kamising ang third deck. Ito yung binidyo ko nung nakaraan mga kamising, nung bago pa lang dati si Peña Prasya 15, na ito ay skeleton pa, itong third deck. So maraming manpower ngayon nagtulong-tulong para mapaganda itong third deck. Dito mga kamising ay nilagyan na rin ng iba't ibang mga style para makita nyo, mapaibaba, mapailalim. Yun ang pinakang the best na ginawa ng ating pamunuan. Mapaganda ang third deck dahil ito ay
isa sa pasyalan ng mga pasahero natin. At yun mga amazing, abangan nyo na lang huli ang susunod na update kay Piña Prasya 15. Sa ngayon ay ginagawa pa siya. So sa susunod do ay malaki naman huli ang pagkakaibang ating ibibigay sa inyo. At yun, maraming salamat sa inyo mga amazing and God bless sa inyo lahat.